Magsitayo na po ang lahat. Sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive, ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom maging tao o hayop, lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa
pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Magsisi tayong mataos, alinang magbalik-loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman maging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggagaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan
sapagkat nagsisisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa ho, narinig po natin ang kwento ni Jonas na siya'y nagpunta ho sa Nineveh. At sa kanyang pag-iikot, nagbalik loob ang mga tao. Naniwala sa mensahe ni Jonas, nagbalik loob, nagsisi at nagbago. Yun po yung pag sinasabi nating pagbabalik loob, hindi lang po tayo nagsisisi lamang, kundi yung kasalanan ay tinatalikuran natin. Sinisikap natin ang pagbabago ng buhay. Hindi lang po pakiramdam na, ay, mali yung nagawa ko. First step pa lang ho yun. Pangalawa ho ay paghingi ng kapatawan at pagbabago ho ng ating buhay. Naalala ko po, nung bata po ako, pinapagalitan ako. At sinasabi sa akin ng nanay ko, ano yung pagkakamali ko? At tinatanong ako, uulitin mo pa ba? At ang isasagot ko ay, hindi na, kasi mali yung ginawa ko. Ang ating pagbabalik loob sa Diyos ay hindi lamang paghingi ng pagpatawad, ng tawad. Pero sana mula sa pagsisi at paghingi ng tawad, lumakbay naman tayo patungo sa pagbabago at ng buhay at pagtalikod mula rito. At ito po ang ginawa ng mga taga-Nineveh. Hindi lamang sila nagsisi sa kanilang kasalanan, pero sa pamamagitan po ng pagpapahayag nila ng pag-upo sa abo at pagdamit ng sako, pinahayag nila ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Tinalikuran ang kasalanan. Sa atin ng Ebanghelyo, si Jesus ho, pinagsasabihan ang mga kausap niya. Bakit? Sapagkat, kung ang mga taga-Ninive ay naniwala sa pahayag ni Jonas, ang mga kausap ni Jesus sa ating Ebanghelyo ay tila hindi naniwala. Ayaw magbalik loob. Patuloy na nagmamatigas at pinipilit ang sarili nilang kaalaman at kagustuhan. Minsan, may mga hadlang din tayo sa pagbabalik loob natin. Marahil ay yung pagmamataas natin sa Diyos. Pwede natin sabihin, Lord, wala naman akong kasalanan eh. Bait-bait ko kaya. Pero kung titignan talaga natin ang buhay natin, aaminin talaga natin sa magiging totoo tayo sa sarili natin. Alam natin na may mga pagkukulang tayo. Alam natin na may mga kahinaan tayo. Minsan ayaw lang natin tanggapin. Ayaw lang nating baguhin. Ayaw lang natin pagsisihan. Kaya magandang hamon po sa atin ang ating mga pagbasa, lalo na ang Ebanghelyo, na sa harapan ng Diyos, wala tayong may pagyayabang. Wala tayong may pagmamalaki. Pero tayo ay inaanyayahan ng Poong Hesus Nazareno na maging totoo sa sarili at aminin ang ating kasalanan. At mula sa pag-amin sa kasalanan, ay ang ating pagnanais ng pagbabalik loob sa Kanya. Tulad ng kwento ng mga taga-Ninive, na mula sa pahayag ni Jonas, sila ay nagbalik loob. Tayo rin sa panahong ito ng Kwaresma ay inaanyayahan din ng mabuting balita na magbalik loob sa Kanya. Talikuran ang mga kasalanan at mamuhay bilang bagong likha. Bagong tao sapagkat ang luma, ang kasalanan natin ay tatalikuran na natin at tatahak na tayo sa daan kung saan mas mahal na natin ang Diyos at lumalago tayo sa buhay ng kabutihan at kabanalan. May pag-asa ang bawat isa.
lahat tayo ay may kakayahan na magbago, maging mas mabuti, at lahat din tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natuklasan ni Jonas sa hindi maaaring takasan ng Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay. Ang ating itutugon, Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit naway, makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama namin, ibigay mo ang simbolo ni Jonas bilang pahiwatig sa pagdating ng iyong anak, kung paanong simula sa kawalang hanggan ay niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayong amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Touching you, we embrace. Without knowing you, we fallow. Without seeing you, we believe.
turn to you deep within. Leave the past to the dust. Turn to you with tears and fasting. You are ready to forgive. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. The sparrow will find a home near to you, O God. How happy we who dwell with you forever in your house. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Huwebes, bukas na po ito sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at sa tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin. Sa iyong banal na piging, ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan
ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati